Good morning mga bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ngayon ang topic natin ngayon ay Annex G, na kung saan ito yung mga sobra sa ating maintaining balance na account o cash natin sa ating banko. Ito yung mga information ng Annex G, no? Sa amin, ginagawa ito kapag year-end lang. Year-end kasi nga ang nakalagay dyan, automatic transfer of quarterly net interest income. Automatic na kinukuha na lang after quarter. Ito kasi, Annex G, ginagawa ito sa year-end para kung meron kang sobra na cash sa maintaining balance mo, makuha ng Bureau of Treasury. Sa kasong ito, meron siyang sobrang 2 centavos. Itong 2 centavos na to galing nito sa SRI, kung saan na understate ang cheque. So, imbes na sakto, pero mali sila. Pero pag kulang ka naman, let's say overstated, hindi Annex G ang kailangan mo, kundi request for deposit. Idideposituhan ka sa imong account para mabalance at mabalik itong maintaining balance mo. Ito siya. Yan ang mukha ng Annex G. Pag fill up ana, siyempre yung signatories, no? Ana. Ito nireceive sa banko. Sa Annex G, pinapasa namin itong Annex G together ng JEB. Gagawa namin ito ng JEB. Ito yung JEB. Yan yung JEB, Journal Entry Voucher. Hindi pa siya na pirmahan ko, tsaka wala pang receive sa aming accountant. Ito siya, 2 centavos. Ang pangalan ay Cash Treasury Agency Deposit Regular. Yan yung debit niya, 2 centavos. At advances for operating expenses. Since an advances ay isang asset account, so dapat i-credit siya para makuhaan. Kasi sa original na transfer nito ay mag-transfer sila ng advances sa credit, advances to operating expenses, saka credit cash. So, ito, nabalik yung cash dun sa treasury. Yan lang, no? Wala pang pirma na aming hindi pa nare-receive. Ganun din ang na-receive na siya. So, ito, yearly namin ginagawa itong Annex G. Pinare-receive namin sa banko na kung saan kami nag-deposit. Nakikita nyo, yan, ang date. Dapat kasi ang deadline sa amin is December 20. Abigay namin ito ng December 20, nire-receive ng banko. Ayan, yun ang mga information. Kaya kung gagawa kayo ng Annex G, yung mga sobrang lang sa maintaining balance nyo na gusto nyo ipakuha, kasi kung ano yung nakalagay dito sa Annex G, yun ang kinukuha ng Bureau of Treasury. Hindi nila pinapakailaman yung wala, hindi mo in-state dito sa imong Annex G. Kung ano lang sinulat ng figure o amount, yun lang kinukuha ng Bureau of Treasury sa Annex G. So maraming salamat. Hanggang dito na, kung may katanungan kayo o kakaibang paggawa ng Annex G, pakicomment lang sa baba. Ito na, hanggang dito na lang mga kabookkeeper. Thank you.